Matapos makatanggap ng reklamo ang Batasan Police Station na may lalaking ninakaw ang kanyang motorsiklo, agad na nagsagawa ng follow-up operation ng mga pulis sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Pagdating sa sitio Pugot, napatalo na mga operatiba na magpaputok ng baril ang mga lalaking nakasakay sa motorsiklo. Cover kayo, cover! Umalingaw-ngaw na ang sunod-sunod na putok ng baril. Cover kayo, ha? Ang ilang pulis nagtago sa gilid ng tulay. Yung isang mobile, paikutin mo! Paikutin mo sa kabila! Sabihin mo umikot. Ikot ka! Dead on the spot ang dalawang lalaki habang nakatakas ang hindi bababa sa tatlo nilang kasamahan. Nagkaroon ng palitan ng putok. So yung mga ating mga operative, nagtanggol na sa kanilang sarili kasi nagkakaputokan na eh. Ang isa sa mga motorsiklong ginamit ang mga sospek, positibong itinuro ni Emmanuel Franco na sa kanya. Kwento ni Franco, binabaybay niya ang barangay Payatas nang sabayan siya ng mga nakamotorsiklong sospek bago maghating gabi. Ang ginawa ko po, alam ko na kasi bigla pong bumunot ng baril. Ang ginawa ko po, sinimplang ko lang po yung motor. Tumakbo po ako, tapos nakita ko pag bunot niya ng baril, tinutok niya po sa ulo ko. Pagtutok niya, medyo nahawi ko po, kaya pagkalabit nung nung gatilyo, narinig ko po yung. Pasado launa naman ang madaling araw na ma-hold up ang isang 21-anyos na call center agent na naghihintay lang sa kanya mga kaibigan sa barangay Bagong Silangan. Una, kinuha niya yung cellphone ko. Tapos nung una po, sisipain ko sana siya, lalaban ko sana. Tapos biglang, sabi niya sa akin, oh, hold up to, ako na yung gamit mo. Pag lumaban ka, sasaktan kita, may baril ako. Positibong itinuro rin ng biktima ang mga suspect na nang hold up sa kanya base sa mga suot nito. Yung mga yung mga carnapper, kukuha ng motor, yung mga karnapper, then para hindi sila, matuntunagan na yan nangangarap ng motor and then gamitin sa pang-hold up yung ginamit nila parang getaway. Maliban sa dalawang baril, walang nakuha ang pagkakakilala sa dalawang napatay na sospek. Ito ang unang balita sa Quezon City. James Agustin reporting.